Good morning mga ka-brown decalb. Ito, mahangin na umaga sa amin ngayon. It's Tuesday. Ito yung bagong kulungan nila. Daming sumasabit na net. Inayos ko na guys kasi lumalabas yung iba eh. Lumiit nga lang pero okay na. Hindi naman masyadong kailangan ng malaking space pag free range. Pag cage saka mo dapat i-compute yung area. Ingay yung turkey ko. Angas yan. Kaya nga pala guys, yung pinapakain ko ngayon is bigas na may halong layer feeds. Yung bigas kasi guys, dahil sa bagyo, yung mga ani kong palay, yung inani kong palay, mabaho na yung amoy dahil hindi kami nakapagbilad ng agad-agad noon nung bagyo Ulysses. Kaya sayang. Pinakiskis ko na lang guys yung iba, binenta ko, nabenta pa rin kahit may amoy na. Pero yung iba, instead na pangkain namin, ipapakain ko na lang sa manok ko kasi may amoy na eh. Mahirap nang lunukin yan pag ganyan. Yan o, yan yung guys o, bigas yan, yung puti bigas yan guys. Pinakain ko na sa kanila. Ay, ayun, may sisiw na yung yung gansa ko. Ah, naghat yung isang itlog niya. Ayaw talaga ng kun guys, itlog ng gansa na i-incubator. Mahirap. Talagang yung ganso pa rin ang maglilimlim sa kanya. Tingnan niyo, oh, meron siya. Meron na siyang sisiw. Yan oh. Kulong ko kaya yan. Kita nyo guys, yan. Yan. Hello, cutie. Yan na. Sana lumaki yan ng ano. Kasi yung iba namamatay, eh, naapakan nila. Huwag nang istorbohin. Parang pagpilay-pilay. Hello. Medyo maayos-ayos na ngayon yung kulungan nila guys. Ito naman yung aking mga pitong sisiyo na mga mahihiyain. Ililipat ko na rin sila doon sa kabilang kulungan guys. Kaya ko nilagay yung mga second batch doon sa mga sa mga breeders na. Tsaka magpapadami pa ako ng madami. Maraming sisiw. Ito, next week ito, mag-hatch na to guys. Tapos, ito yung last. November 29 nalagay. Ito, November 17. Next week mag-hatch na yan.